Hi fam, so it's currently 4:45 and nailapag na natin yung mga almonds. Ayan ang view natin, ang ganda ng view sa labas. And ready na tayo lumabas ulit. Let's go to Han River. Hindi ko lang alam kung ano sasakyan natin, i-research ko pa kung magte-trend ba tayo. Kasi parang malapit na rin yung dito, so baka mag-taxi na rin tayo para mabilis. Let's go. Okay, we're here na sa labas. Ganun ang kadali, no? Nailapag lang talaga yung gamit, nag-retouch na ako sandali, powder, and lip gloss, and that's it. So tara na, punta tayo sa Han River. So, nag-search ako sa Google ng best spots to view Han River. Yung may top 3 na lumabas eh. Yung top 1 yung pupuntahan natin, yung Yeouido Hanggang Park. The next one is the Tuksum Hanggang Park. Kaso, it's quite far from here. Mas malapit yata yung Yeouido. So, doon tayo sa Yeouido. Although, yung Tuksum Hanggang Park, it was recommended by my Korean friend na taga dito. Kaso, mas malapit yata yung Yeouido. Sakay na tayo ng taxi. Para mas mabilis tayo makarating. Ayun o, taxi. Okay, may taxi agad. Thank you, Lord. Yeouido Hanggang Park. Ano? Okay, no daw. Hanap pa tayo ng iba. Meron dito dalawa na narinig yung music nila. Nagpe-preach nila about Jesus and Christianity. Tayo natin tong white taxi, Kakao Tea. Since Kakao Taxi siya, baka booking siya parang Grab Taxi. I'm not sure. Taxi. Yeouido Hanggang Park. Yeah, booking? Okay. May booking siya. Akala niya ako yung booking niya. Okay, abang pa tayo. Ah, hindi. Kailangan nakailaw eh. Pag nakailaw yung harap. Yan, kailangan nakaganyan. Yung may red sa harap or green. Sabihin available sila. Pag wala, ibig sabihin may sakay. Alam nyo, since nung isang araw ko pa na-observe, ang daming magagandang Koreana. Like yung mukha nila, parang mga mukha nila Susie Bae. Ganong levels na walang kapores-pores, ang ganda ng mga pilik mata, ang ganda ng skin. Hashtag na all. Walang pores. Ewan ko, ganun yung mga skin nila. No, alam mo yung parang ang plump-plump ng skin nila. Walang kapores-pores. Yes, taxi na tayo. Nag-translate lang ulit ako. Yeouido Hanggang Gongbun. Sabihin Yeouido Hanggang Park. Tingnan yung wifi natin, ang tibay yun, diba? Super bilis pa. So kung gusto niyo rin mag-book ng pocket wifi dito sa South Korea, ilalagay ko yung link sa description box below. I booked it via Outlook app. Use my code JMBankisyo to get discounts. Yeouido Hanggang Park. Napakabait nung taxi driver kasi in-explain niya sa akin in Hangul na wala daw taxing masasakyan dito. So parang sinasabi niya, mag-abang ka sa labas or maglalakad ka papunta sa train station. Alam niya na first timer ako dito kaya sinasabi niya, ang galing no, nakakatuwa, sobrang thoughtful. Anyway, ang binayad natin sa taxi from our Airbnb in Hongdae or from Hongik University Station Exit 3 hanggang dito sa Yeouido Hanggang Park ay 11,000 Korean won. So that's around 400 pesos. Okay na okay, di ba? I mean, budget-wise, hindi siya masyadong okay kasi pag nag-train for sure mas mura or pag mag-commute ka, mas mura. Pero since ako, na konti lang yung time natin dito sa Seoul, parang okay na rin na gumastos ng ganun. At least, mas marami kang time na mag-explore kesa mag-commute. Tama, no? Yeah. So, yun. Like what I said, kanya-kanya naman tayong choice. Gagastos ka, pero mas marami kang mapupuntahan. Kabilang side na pala to. Pag dinerecho mo, Gangnam na. Yehey! I'm so happy I'm here. Alam mo, first time ko pa lang na nakapunta dito sa Seoul. I've been wanting to go here. Pero, wala talagang time. Pero ngayon, may time na. Kaya ang saya.
pakita ko sa inyo. Yan na ang view natin. I guess yan yung Eland Cruise. May activity niyan sa Klook, di ba? Yung sasakay ka ng cruise. And ayan na ang Han River. Wow! Para tayong nasa Korean drama. And we have a view of the Nansam Tower from here. Di ba? Ang thoughtful talaga ng taxi driver. Na-appreciate ko talaga siya. Kasi sinasabi niyo, walang taxi dito, ha? So, mag-aabang ka sa labas or mag-commute ka. Patrin. Lakad-lakad lang tayo dito. Mamaya na natin isipin kung paano tayo babalik. For sure, may way naman. Let's just figure it out later. For now, let's enjoy and savor the moment that we are here sa Yoedo Hanggang Park with a view ng Han River. Fam, FYI, this is a no drone zone. So you cannot fly your drones here. Minsan, di ba, meron silang mga pabati dito sa mga K-pop idols. Pero ngayon, wala. So siya, Yoedo Hanggang Park. Eland Cruise. Ayan, may bilhin ng ticket dito. Pero you can also book your tickets on Klook. You can use my code JMBankisyo to get discounts. Okay, Chan. Lakad tayo papunta doon kasi doon daw yung Yoedo Hanggang Park. Dito is the Eland Cruise eh. Tignan natin. Masarap lang weather ngayon. Ang pleasant lang. 5 degrees ang temperature. We're here na sa Yoedo Hanggang Park. Ang dami tao banda doon. Pero dito muna tayo and let's appreciate this view. Medyo natitiri-eye ako, fam. Nakakasenti. Kasi ang tagal-tagal ko nang napapanood ito sa mga K-dramas. And since I saw the Han River, tapos may mga bridges, tapos yung mga train dumadaan sa Han River, I've been wanting to go here na talaga ever since nakita ko siya. And now we're here! Wow, hindi siya mabigyan ng justice ng camera. Sa camera parang simple lang, pero in actual, napakaganda ng view. The river, tapos yung city lights sa kabila. Just wow. Ang saya. I'm so happy to be here. Finally, narating din natin ang isa sa mga hanggang park. Marami pa to dito. And marami pa tayong pupuntahan. Sabi ko sa inyo eh. Kasi yung iba ko comment-comment, nakakasawa, ganun. Bakit ka magsasawa? Hindi nakakasawa ang Korea. Japan, hindi din nakakasawa. Diba? Kasi yung isang country, marami ka talaga mapupuntahan. Marami ka matututunan. Ang pag-visit sa isang country, hindi lang naman isang beses. Kahit nga 20 times kang magpabalik-balik, marami at marami ka pa rin malalaman at matututunan. Believe me. Yeah, nakaka-relate ba kayo? Siguro yun sa mga ibang nakapag-travel na rin ng international tapos nakapagpabalik-balik na rin sa ibang countries. Diba? You can never stop learning new things. Never. So tayo dito. So dito bumibili ng ramen yung mga tao. Tapos kakain dun sa table sa labas. Let's do that. Because we're here already. Ayun na yung mga timplahan ng ramen. Ang daming titimpla. Ano kaya ng ramen yun? Ayoko na nung maanghang. This one, mukhang hindi siya spicy. Parang sili tong green eh, no? Sana hindi spicy. That's our order. May reminder sa Kapsamita. This is 8,000 Korean won. Okay, we're ready. This one? Oh, okay. Thank you. And then I'll just wait. Thank you so much. Walang English translation. So, pipindutin lang daw to. Tapos, we will just wait. So, parang 3 minutes yata siyang dilatuhin. Lapit na. Nalagay ko na yung X. Last 30 seconds. Ganun lang pala. Dali lang pala. Here's our ramyun. Mukhang masarap, no? May egg pa. Tapos, bumili ko ng Chilsung cider. Pinapromote to nila BTS before, diba? Let's eat ramyun, fam. Here in Hanggang River. This is actually one of, you know, it's not the grandest thing to do in Seoul. It's actually one of the cheapest thing to do here. Pero, it's one for the books. For tourists like us na hindi naman nakaka-experience ng ganito sa Philippines.
wala tayong malinis na river na pwedeng pagtambayan, wala tayong ganitong malamig na panahon na masarap mag-ramyun. So when in Seoul, this is one of the best things to do here for me. Pero kayo, kung hindi nyo type yung mga ganitong activity, okay lang, next activity na lang. But for me, so gusto ko yung mga ganito, para siyang local experience talaga. That's it. Yes. Sa wakas, hindi maanghang yung nakuha natin. Tapos ang sarap pa nung egg. Nagulat ako sa egg nila. Ang hard nung shell. Ang hirap i-crack nung egg. Sarap. Actually, it's just a simple ramen with egg. It's masarap because the view, the ambience, the weather, yun yung nagpapasarap sa kanya. And the local experience. Pwede rin higupin yung sabaw. Ano na lang kulang nito ha? Soju. Hindi ba? Dinayo ko talaga to. Gumastos ako ng 400 pesos sa taxi para kumain ng ramen. Nakita ko si Nico. Nico siya yung fam. Kumain din sila dito. Hi Nico. Grabe ang sarap kumain ng ramyun along the Hanggang River. Nilipat ko pala yung camera kasi nandun kanina, di ba? Ngayon, pinatong sa table. Tapos, pinoint 5 ko para mas malaki yung makita. Tsaka mas kita yung view yung binila natin, di ba? Sobrang simple ng food pero alam mo yung feeling, nakaka-happy. Chilsung cider. Ay, sarap. Refreshing. Lote pala to. Para pala siyang Sprite sa atin. Fam, ang sarap. Punta kayo dito. Kain ka lang ng ramen. Tanawin mo lang yung view. People watch. Saka limutaw ko walang nourish it. Mas masarap ka pa pag may nourish it. We're done. Tapon na natin ito doon. Doon ulit sa pinag-inita natin. Ngayon na yung kinaina natin. Sarap. Ito, puro locals yan. Nice, no? Lakad-lakad muna tayo dito. And let's just appreciate the view. Di ba ang ganda? Punta tayo doon banda. Doon tayo upo para feel na feel natin. Katulad ng mga nasa K-drama, di ba? Muupo sila dyan, tapos view nung tulay. Yun ang peg natin ngayon. Ay kaso, wala tayong dalang sapin. Yung mga tao may dalang sapin. Ah, okay. Ganito pala siya. So, bato-bato rin pala siya sa ano. Fam, ang ganda. I'm not sure kung nag-justify siya ng camera, ha. Ang ganda. Swear. Laan saya dito. Yung iba ang ginagawa, naglalatag sila. Tapos may laptop, tapos nanonood sila. Ang galing, no? Sana all. Titigan lang natin tong view. Ganda, no? Fam, pakinggan nyo. Biglang may nagpatugtog ng Love Maybe. Yung kanta ni An Yosup sa ano, Business Proposal. Parang mas naging romantic yung dating dito sa Han River. Pakinggan nyo. Para sarang intende. Oh.
Yun pala ang magandang gawin, no? Kapag may pinuntahan ka ang lugar, makinig ka ng music. Kasi yun yung tatatak sa'yo, eh, na kahit makauwi ka man sa Pilipinas na, pagpatutugin mo yung music na yun, maaalala mo yung lugar na pinuntahan. Yun pala ang technique. Gawin natin ngayon. Pakinggan natin yung Love Maybe ng Business Proposal. Fam, parang akong tanga. Naiyak ako. Pinakinggan ko yung Love Maybe. Hindi pala si Anyosup yung kumanta nun, pero kinanta nila ni Sejo. Parang acoustic version. Nung pinakinggan ko yung original music, nasitignan ko na yung hand labor, naiyak ako. Tears of joy siya, na sobrang saya ko na nandito tayo. Parang, di ba sinabi ko na kanina na ever since I have seen this sa mga K-dramas, gustong-gusto ko na talagang pumunta. And ngayon, nandito na ako. Wala, naiyak lang ako sa moment. Parang tanga, no? Yun, parang sobrang nagpapasalamat ako kay Lord na nangyayari itong mga ganito sa akin. Iba yung feeling, no? Parang ang saya-saya lang na you're living in the moment. Ganun. Yun lang. Nasenti, no? Nakinig lang ng kanta. Anyway, sige, tuloy na natin yung pakikinig ng kanta. Thank you, Lord, for this moment na nandito ako sa Seoul. Seeing the Han River along the Yoido Hanggang Park. And thank you sa inyo, fam. You're always with me sa lahat ng mga journey ko. So yun, senti, no? Iyak ako gabi. Ang ganda kasi nung kanta. Anyway, sige, makinig muna tayo ng mga music. Wala naman na tayong gagawin ngayon. Kasi meron sana akong dinner na pupuntahan. I was invited by Miss J. Siya yung nag-sponsor sa atin kung napanood niyo yung mga Boracay vlog sa atin before. Inasponsoran niya kami nila mamang and ni Papang sa Crimson Hotel. So ngayon, nung nalaman niyang nasa Seoul ako, gusto niya lang ako i-sponsor ng isang dinner sa isa sa mga hotels sa Gangnam. Eh kaso hindi na ako aabot, so bukas na ng lunch. Makinig muna tayo music. Okay fam, so it's 7 o'clock now. And as much as I want to stay longer, hindi ko na kaya, sobrang lamig na. Nag-drop na yung temperature. Tapos nasa tabi ng ilog, so sobrang hangin, sobrang lamig. And also, may mga bibilin pa kasi ako sa Hongdae. And mag-iimpake na rin tayo kasi uwi na tayo bukas. Ganun kabilis ang trip natin. Anyway, sobrang nasenti ako. Yan ang pwesto natin, no? Sobrang nasenti ako, grabe. As in, replay ko lang, paulit-ulit kong pinakinggan yung Love Maybe na kanta. Ay, grabe. Iba, tagos sa puso. Kasi yung marinig mo yung ganong kanta, tapos the view, the weather, lahat parang nagsama-sama na ang saya sa feeling. So yun, try nyo rin yun. Kapag meron kayong napuntahan lugar na gustong-gusto nyo, makinig kayo ng magandang music na gustong-gusto nyo rin. Ang sarap sa feeling talaga. Anyway, pasensya na kayo at nasenti tayo. Balik naman na tayo ng Hongdae. Super lapit lang ng Hongdae dito. Tingnan natin kung magta-taxi tayo or magte-train. Lakad muna tayo palabas. So pag-akyat naman pala dito from Yoido hanggang Park, andito na yung train station. So pwede na tayo mag-train. Gusto ko sana mag-taxi na. Pero sige, let's take the train para makita nyo naman if magte-train pabalik ng Hongdae. Baba tayo, ang lalim din ng subway nila. So dalawang lipat tayo. This is the purple line kasi. Tapos lipat tayo ng green line. Green line kasi ang Hongik University, di ba? Come on, let's take the train. Let's use our Cinnamoroll T-Money card. Ang lalim naman ng train tracks nila. Magiging pangatlong baba na natin to. Ibig sabihin tatlong floors na ang ibinaba natin. Tignan nyo yung bababa natin ha. Ang taas pa. So yung tatlong floors, parang limang floor na in total. OMG, bababa pa. Wow. Parang ito na yata ang pinakamalalim na subway na nasakyan ko ever. Yan o. Baba pa more. Dito tayo sa kapila. Salamat, naintindihan ko na ang MTR or MRT dito sa Seoul. Dito tayo. Kasi dito tayo sa yung Dongpugu office. Tapos transfer tayo papuntang Hongik University. Green Line. Yan, sakto. Ito na yung tren. Let's go! We're here na sa Yeongdongpugu Station. Magta-transfer na tayo to Green Line. Maganda dito, may mga ganyang signage. Yung transfer sa Green Line. Para guided ka kung saang daan ka pupunta or kung saang way ka pupunta. Ayan o. Siyempre sobrang lalim ng purple line, di ba? So aakyat tayo ng ilang palapag
para sa Green Line. Sabi sa Google, 1 minute walk lang daw. 1 minute ba yan? 1 minute pag mabilis ka maglakad. Pero pag mapagal ka, 5 minutes. We made it sa Green Line. Ayan, Hongik University. Wait na lang natin ang tren. The train is here. 6 minutes lang biyahe nito. Nasa Hongik University na tayo. Hi! That's me! Alright, 7:30 now and we're back in Hongdae! Our neighborhood! Olive Young Budol ulit tayo. Ito na tayo sa Olive Young Budol natin. Patay ng bag. Everyday budol ng Olive Young, no? Ito na, mga Olive Young Budol natin. Karamihan dito, mga pabili kay sis. O, diba? Ang swerte ng mga nakapagpasabay kay sis. Naghahanap ako ng perfume. Maganda bumili ng perfume dito sa Olive Young kasi tax-free, diba? Bumili din ako ng Versace na perfume. Nagustuhan ko na yung Versace. Yung unang binili natin, yung red na ginagamit ko, yung Eros. Ang bango. Pero this one is the blue one. Bumili na rin ako yung 30ml lang maliit. Around 2,000 pesos. Tapos, patataxi pa siya. So, mas mura na talaga. Ito, nagustuhan ko tong cleansing oil na to. Nakuha ko to as free nung nakaraan eh. Bili tayo. Maganda to. 3,900 won. Shopping bag is 500 won. Kakano yun? 20 pesos. Not bad. Ayan yung mga Olive Young pasabays. Sa mga gusto magpasabay in the future, follow nyo si Sis sa kanyang Instagram account. At Lian Bankisho. Yung perfume natin hinabol ko, nakalimutan ko. Papatax free din natin. The Versace perfume. Cody, 7,901. Oh, nice. 2,001 din. Yay! Mission accomplished tayo sa Olive Young. Next stop natin, Misha. Ang sarap naman kumain dito. Stop over tayo. Kain tayo ng tteokbokki. Ayan ang tteokbokki. 3-5. Oh, ang tteokbokki. Okay. Tabi daw ako dito sa gilid. Yay! So, excited. Kamsahamnida. Tteokbokki. Ang perfect ng pagkakaluto, hindi siya matigas, hindi masyadong malambot, hindi rin malabsa. Tapos yung sauce, panalo, hindi masyado manghang. Wow, ang sarap. Diyan tayo magdi-dinner nito. Yung snack pa lang natin, busog na tayo. Well, nag-ramyun naman tayo kanina, tapos nag-tokboki, so okay na yun. Drinks na lang, tapos dessert din. We're good. Daan lang tayo dito saglit sa Hongdae yung maraming nagpa-perform. Tignan natin kasi pupunta tayo sa Misha. Dito lang din naman yung Misha. Let's go. Maybe it's high time din na bumili na tayo ng tanghulu. Nakalampa natin gusto to, di ba? Sobrang swerte pala natin kasi ubus na yung tanghulu ni Manong. Last na raw to. Sabi ko, swerte ko naman. Ang sarap. Bukod sa matamis yung caramelized sugar, the fruit itself, matamis din. Love it. Paubos na yung mga dahon. Kung next week kayo pupunta, ubos na to. Ayun na yung my street performance ulit. Okay, we're done sa Misha. Mga pasabay din kay sis. Thank you. Hashtag pasabay ni sis. Alright, mission accomplished na tayo. Yan ang Misha. Ngayon, gusto kong bumili ng drinks. Di ba pala tayo may inom? Ano ba yan? Dito na lang sa Hongdae Street. Yung may mga street performances. Balik na rin tayo kasi ano oras na? 9 o'clock na ng gabi dito sa Hongdae. Mag-iimpake pa tayo. So balik tayo ng maaga-aga ngayon. Mga nakalang araw, ang tagal natin bumalik. Kinabot tayo ng mga alas 12 sa labas. Anong klaseng bata tayo? Char! Nakad muna tayo papunta doon. Nagulat naman ako sa Bumusina. Na ang street performance. May nagpe-perform ba? No, may nagpe-perform din dito mag-isa. Ah, wala pa. Yung mga performances dito, ang gagaling. Kasi tignan mo naman, may mga professional camera sa mga nanonood. Anyway, dito tayo bibili ng inumin natin. Nasarapan ako dito nakaraan. The Venti Coffee and Beverage. Ito yung binili natin, ano? Yung orange, apple, carrot. Ang sarap niya. Ngayon ulit bibili natin. Tama na muna tayo sa mga kape-kape. Ito tayo sa juice.
Nakapila na ako dito sa The Vent. Naalala ko lang, nakalimutan ko palang buksan yung Ondol Hippie kanina nung pagbalik natin, di ba bumalik tayo sa Airbnb. Sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko nabuksan. Paano ko sana buksan na siya para pagbalik natin ngayon, mainit na siya. So ngayon pagbalik natin, ang lamig dun sa kwarto. Pero hindi ko nabuksan. Ang sarap dito sa Seoul. Seoul is my second favorite country next to Japan. Pabalik tayo ng Seoul. Gapla ulit tayo ng visa. Ito na ang ating orange apple carrot juice. Try nyo ito dito sa Seoul. The Vent. Sarap. Sarap talaga niya. This is the first thing na inilam natin nung pagdating natin dito. Hi! I'm gonna miss Hongdae. I love staying in Hongdae. Sinabi ko na yan, di ba? Unang beses pa lang natin nag-stay dito. Gusto ko na siya. Dito tayo kumain ng tteokbokki kanina. Yan, sa mga stalls na yan. ABC Mart! Tapos, ito yung exit 9 ng Hongik University Space. Balik na muna tayo ng ating Airbnb. Pumasok ako dito sa Jordan Store. Along the main road ng Hongdae. Kasi naalala niyo si Papang naghahanap ng Jordan sa Fukuoka, di ba? And gusto niya nang bilhin kasi ang mura. Like 6,000 plus lang. Tingnan natin kung magkano dito. Yan, meron sila. Ito yung gusto ni Papang. Air Jordan 1 Low. 139,000. Tapos syempre, papataxpay natin. In fairness, may size sila dito. 139,000 Korean won. Around 5,300 pesos lang. Tapos, pababawasan pa lang tax kasi tax-free dito. Kaya pala sinabi ni Ate Ems, yung ating naging friend sa Dubai, na subscriber na namin kami ni Papang Dubai. Naging friend ko ng talaga siya sa Instagram, lagi kami kausap pa niya. Galing siya dito sa South Korea and sinabi nga niya, bumili ng Jordan dito siya. Alam niyo kung ilan binili niyang Jordan? 6! Kasi daw sa Dubai yung mga Jordan nasa 11,000. Tapos nagulat siya dito, nasa around 6,000 lang, mas mura pa daw. Kaya sabi niya, nung napalood yung vlog natin sa Fukuoka na naghahanap si Papa ng Jordan, sabi niya, bumili na nga daw dito. Sabi ko, sige. Tatanong ko muna si Papa kung gusto niya. Ayan, check natin para kay Papang. Pinakahanap-hanap niya. Ayan na, sinukat natin. Ganda, no? Ano gusto ni Papang? Natakot siya bumili kasi daw baka mamali ako ng size. Eh, sayang naman ang mura dito, no? Ayan. Okay, bili na natin yung sapatos ni Papang. Thank you. Alright, mission accomplished tayo. Grabe, shopping pa more. Ang bigat. Actually, tiyanong ko si Papang kung gusto pa niya. Sabi niya ayaw na daw niya kasi baka daw magkamali ng size. Sayang lang daw ganun. Binili ko pa rin. Kasi sayang naman eh, dito na eh. Eh, nahanap niya to nung sa Japan, di ba? Kung ayaw niya, ipopost ko na lang, ibibenta ko na lang. Sige, balik na tayo ng Airbnb natin. Airbnb. So it's 10 o'clock na ng gabi. Shopping pa more. Ito pasabay. O pam, sa mga nagpasabay sa inyo. This is for Papang. This one ay pasabay also. Olive Young. Pahinga muna saglit. Alas 10 na ng gabi. Pero may nabot tayo ng alas 10. Kala ko makaka-uwi ako ng mga 8. Sabi ko pa naman huwag tayo masyadong magpagabi. Sampay na ating coat. Ito na ang coat gagamitin ko bukas. Itong black kasi. Mas makapal-kapal to kesa dun sa white or sa clean. Ayokong gamitin yung binili natin sa Dongmyo kasi naisip ko, hindi pa pala siya nalaban. Binili ko sana siya para gamitin dito. Tapos nung gagamitin ko na, naisip ko, hindi pa pala nalaban. Eh, tinamad naman akong laban, baka hindi matuyo. So, sa susunod na winter trip na natin siya gagamitin. Pasensya na kayo sa mga sabit-sabit sa likod. Mga damit ko yan. So yeah, pahinga muna saglit. Tapos, ayusin ko na yung mga gamit pag impake tayo. Alright, so we're done packing. Almost done. Konti na lang ilalagay natin sa bag. Pero I believe okay na. Itong jacket na makapal, isisiksik ko na lang dito. Lalagay ko siya sa gitna pag tinupina. And then, we're good. Titambangin ko na lang to. 20 kilos kasi ang pauwi. Pag kulang, mag-a-add na lang ako para hindi tayo magka-problema sa airport. Then, that's it. So, i-end ko na rin itong vlog. Magpapahinga na tayo. Ayan, sinalang ko lang yung vlog ko.
para naman may sounds dito sa loob ng room. So, ipa-final pa ko na lang, itatabi ko na to. Mag-freshen up tayo, kailangan ko mag-hot shower. Ganun pala yun, no? Kapag malamig sa labas, kailangan mo mag-hot shower talaga. Hindi pwedeng hindi. Kasi wala, may iwang malamig yung katawan mo. So, dapat magpainit ka talaga before you sleep. Although, yung bed naman ay may heater din, kaya super sarap matulog. So, that's it. I-end ko na itong vlog natin for our third day here in Seoul, South Korea. And I'll see you tomorrow. Good night! Close to the sun.